Late na. Tanghali na. Nag-deliver kami ng pagkain ngayon eh. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pagkagising. Busy kasi ako sa pagluluto. Si Javi naman siya tiga-imis, tiga-hugas. Tatlo order ngayon eh. Tatlo order. So ito, yan. May pansit, chapsuy. Naubusan kami ng ano? Pastel. Sweet and sour, tsaka yung buko pandan. Nawalan, naubusan ng pork siguro, daan lang kami kung sa may mabilan. Hindi ko na ano eh. Tapos mamaya may dalawa pang kukuha. Ang Diyos, nga sa buhok mo. Suklay-suklay din. Dali na yan, dali. Tara na. Tanghali na kasi daming niluto. Ayun na si Ate, Ate Lovely. Nagganda siya, nag-pick up. Fresh lumpia at Shanghai. Hindi mo na kayo mag-merienda. Ay, pansit. Mga bata darating sa amin ng kaya ng 1:30. Okay po. Thank you, thank you. So yan na guys, kakain pa lang kami ng tanghalian na launa. Pasado na. Paagad. Aga pa lang kasing na eh. Tapos late na agad dahil nag-trip. Ay, nako. Tumumula yung mata ko, dear. Natang-natang puyat eh. Dalawang araw eh. Puyat, ano? Para tayong ano eh. Nag-cater eh. Pero anyway, thank you sa mga umorder. Hindi naman kami sa nagkakaklaman ng pagkakaklaman talaga. Ang dami naman yan, dear. Grabe naman. Ay, kay John siya. Ay, okay, John. Oh, Jermin. Natuwa sa kanya. Hindi ko na nga na-vlog kasi nga sobrang busy kangina. Kaya sabi ko sa inyo, kangina i-deliver. Tapos napachika kami rin sa pinag-deliveran namin. Tapos birthday nung birthday ng anak surprise niya. Surprise birthday. Hindi ko nga ito nang name ng anak niya. Pero... kilala mo na, sis, kung sino ka. Pag-greet na lang ng happy birthday sa anak mo. Surprise, ano kasi yun eh, parang... Tapos, yung kangina, si Sis Lovely yung pumikap ngayon lang din. Nagmamadali naman. Nagmamadali naman kasi birthday din ng anak niya, parating na daw. Hmm. So, happy birthday sa inyo. Puro birthday. Kami kakain na. Yan. Pagod. Gara itsura ng mata ko. Halatang-halatang... halatang-halatang pagod. Matutulog ako ngayon. May isa pa akong order, guys. Fresh lumpia pa rin. Mami, ang hapon pa naman ang pick-up. Tulo na. Kahit ang DIY ko kahapon. So, may dip mo na. Ay, yung pinagawa ko sa kanyang bench. Eh. DIY na bench. Tsaka yun yung plant stand na isa. Tsaka ito. Yung plant stand. Na isa. Terno sa kulay ng ano namin. Philodendron. Ayan. Nalaking dahon. Medyo natuyo ngayon na niya eh. Isang dahon. Ito, hindi pa namin naihahang. Tara, let's kain na muna. Ayan, guys. Ngayon na lang nakapag-vlog. Parang sobrang busy ng buong umaga. Nag-cater kami. Parang kami may catering. Tapos si Jonas, since nung last week pa yung nag-crave sa Five Guys Burger. Natry namin ngayon yung Five Guys Burger. Natry namin. Hindi pa namin natry namin dalawa. Ewan ko si Jonas. Si Jonas at si Jeremy natry na. Kaya nga, pinipit na masarap daw. Pumunta na rin naman kami ng Walmart. Actually, plano ko talaga sa bumili ng halo-halo. Kaya ang sakit talaga ng ulo ko. Puyat eh. Ilang araw na rin kasi na ano, may mga order. Order tsaka ano, syempre busy sa work. Tapos busy sa work kasi mapasok ako sa pag-uwi prep. Ako nung sumakot yung likod ko. Ewan ko ba? Lamig kasi. Ang dami mo rin kasi kinakalkal eh. Dami mong DIY. So, ayan. Ginabi na. Kain kami sa labas. Kain na muna. Buko nung fries nung ano. Nung Five Guys. Medyo pricey lang kasi $11 burger lang. Wala pang kasama. Ayan. Ngayon hayahay. Bukas, wala namang ano. May order lang kami yung sa girlfriend ni Jonas Sisig. Thank you nga pala doon sa mga ano. Thank you sa mga nag-order. Order, tsaka doon sa mga nag-like doon sa post namin na ano, yung DIY na. Yung DIY. Also, table. Yeah. Dami na gano'n. Ayos, Jonas. Oh, nag-aantay na. Gugutom na yan eh. Ayun o. Ngayon dalawa, nakaabang na sa ano. Nakaabang na sa burger. Ginabi na kasi kami. Dahil nga sumasakit yung ulo ko kangina, kaya... Kaya yun. Ayun. Ano, bonsoy. Pwede mo na itong burger. Ang daming price. Cajun fries, ha?
drive. John, Jeremy na. Saan na ulo mami? Ha? Mabagsak. Wala pa rin yung blinds namin. Up to now, sana next week dumating na. Para makatulog na ng mahimbing. Yung banda mo parang nadadry. Sobrang init lately. Parang yan yung part na yun. Ako na. Ayan na guys, yung burger. Piping pipi eh. Todo pagkakabalot eh. Ayan, Cajun fries. Blowout ni Jonathan. Dati sa Green Hills, meron kami binibilan ng burger. Nakabalot din ang poilo na ito. Ang sarap eh. Talagang meat yung ano niya, hindi gayahin sa mga... Handmade. Ito, ganun din daw. Mga extenders, ganyan. Yun ang masarap sa burger pag ganyan, mga ano, solid. Kain tayo, guys. Sunset na. Kanina, umaga lang. Papagod din eh, no? Isang araw, di pa ako nakapaglagay ng laundry. Aga natin gumising eh. Di ba, alibo ka sa Emma. Sa Emma na lang may order. Lumalago na yung photos dun. Kaya na nak. Dami hold up na ngayon. Mag-ingat kayo. May na-hold up daw dyan sa may no, Skyview. Bata lang hinold up. Ng mga bata lang. Tapos bata yung din. Kasama ko sa work dati. Nag-message siya. Saan sila? Southwest? Southeast? Southeast. Nanakawa ng sakyan. Nakaparada lang kasi sa gilid yung mga sakyan dito eh. Hmm. Nakawan siya ng Honda na ano na hatchback. Share ko na lang doon sa page namin. Baka yung mga tiga-Calgary makita. Oo, pakialan na lang. Ano na lang, message. Kababayan din natin yun. Kasama niya dati sa work yun eh. So, yan. Kain na. Lalobat na yung phone ko. Charge muna. Morning, guys. Hindi na kami nakapagpaalam kagabi. Hindi na namin natapos yung vlog. Sobrang pagod. Nakatulog na rin, tsaka nagpahinga na ng maaga. Hindi man sobrang aga. Kumbaga, typical pa rin to. Usually kasi launa na kami natutulog. Yan. Linis-linis today. Yan, walis. Tsaka nag-ano sila na magkakabit sila ng wall mount sa TV. Tapos, ngayon naman, isa lang ang order ko yung sa girlfriend ni Emma. Pang sisig. Yan, may nakasalang pa. Kasi nagdirig ako ng mga halaman. Nilalagay ko sila sa ganito eh. Para hayaan ko i-absorb yung tubig. Nilalagay na namin ng tubig yung ganito. Ay, si Peace Lily. Masaya na naman siya kasi kadidilig lang niya. Si Javi nasa baba eh. Tapos, pala. Yung console. Pag nag-open at na gano'n na... Oh, actually, bukas naman ang HomeSense. Kaya lang wala masyadong stock. Pag nagkaroon na maraming magaganda ron para pang accent pieces dyan. Sa ilalim baka lagyan ko siya ng halaman. Yung mga tumatagal kahit na hindi sobrang ano ng araw. Si Javi nasa basement. Ipinturahan niya yung kahoy na ilalagay niya para sa wall mount. Ayan. Ayan siya. Inaano niya yung kulay para terno ng wall namin. Kasi hindi po pwede na walang suporte. Paling yung kahoy. Oo nga no. Pag-lash na yung anito. Hindi ba mapupwersa yung pader nun? Support lang naman. Ano lang ito eh? Scrap kasi. Scrap? Buti na, nasa tabi ka ng construction. Dami mong scrap na nakukuha. Yung pwede mo, ang dami. Ito nga, yung mga halaman ko, hindi ko na naano. Wala nang malagyan. Hindi ko nadidiligan. Nadiligan ko lang sa taas eh. Wala. Wala silang pwesto, kawawa naman. Laki na nga, ang bilis maganda yung ano nila. Pero parang mas nagustuhan nila rito kasi ito, laki na kaagad, ang haba kaagad eh. Ito, yung tagal na ganito eh. Eto, dito lang siya. Actually, laging tatlong dahon lang to. Pag minalabas ay isa, nalalagas. Pero ngayon, mas nagustuhan niya. Dumami. Mas gustuhatan lang, medyo, ano lang. Medyo malamig. Kaya lang sa winter.
Ito lang photos, ang haba eh. Pwede na isang... Pwede pa ng isang pole. Kasi ito, ito nag-last, ano, nung after ng winter spring, namatay na itong mga to. Pero ito, mga tumutubo siya eh. Pati yung... Ang tawag mo to? Deer? String of pearl. Nawala na yan eh, pero nagkaroon ng usbong eh. Kaya hindi rin namin may tapon. Siguro ita-transfer na lang namin ng paso. Ito, mga anak na lang to eh. Sa ilalim. Yung green onion ko, yan ah. Parang kailangan na niyang baklas eh. Pero nakailang putol na ako rito. Kailangan na ng bagong set ng ano. Kahit yung orchids eh, oh, nagkaroon ng ano eh. Extra pandahon eh. Gusto nila rito. Mahanapan ko rin ng pesto pag napalitan na ng paso lahat yan. Papalitan mo na lahat ng paso ito? Siyempre. Ito hindi kasi ito sakto sa kanya ito malaki. Sa isang corner pa yan. Cornerstone. Ito wala na eh. Kalahati lang nabuhay sa kanya eh. Goldfish. Maganda to pag namulaklak eh, kasi kaya tinawag na goldfish kasi mukhang goldfish yung bulaklak niya. Orange, no? Oo. Pati yung korte. Kaya lang this time, di siya namulaklak eh. Siguro nga kasi yung ano niya, dami nang namatay. Hindi ko malam paano siya ililipat kasi daming dry. Ayan guys, dito kami sa labas. Kain ng halo-halo. Nasa deck eh. Yung mga pepper ko, bell pepper ko yan. Na ewan ko ba sa baba doon may parang insekto kinain ng mga dahon, sobrang init. Bumalik kami ng Home Depot, binalik namin yung mga tornado yung binili niya para sa wall. Taba eh, sumobra taba, sumobra taba. Sakto malapit sa Seafood City. Ang init eh, grabe. 32 magpapataba. 32 eh, sakit sa ulo sa Pilipinas init. Maabot ng ilan? 40 yata doon eh. Pero parang iba yung init eh. Iba yung init kasi dry. Sa Pilipinas kasi humid. Humid naman. Eh. Dito parang nakakapa. Yung 32 na yun parang nakakapaso. So pag nasa loob ka na sa sasakyan, parang puputok yung ulo mo sa sakit eh. Buti na lang matigas ang ulo ko. Dito na ito. Ito pang pa. Namin. Ito yung ginawa niyang bench oh. Galing dun sa mga tapon, nakahoy. Galing sa mga niyan, mga scrap na... Maganda rin yung cedar plank. Ito maganda kasing gawin, matibay ito. Kaya kahit mabasa siya. Hindi siya parang malutong yung ano yung spruce. Dahil pang ginagawa, oh. Ito hindi ko... Kaya ang lakas magaling kabok sa loob ng bahay eh. Nakakainis naman itong ano lang. Ate, ano ginagawa mo? Hindi, like, my experience. Laging kayo eh, ako naman. Ito, pebble kong gawin, maglaro ng tubig. Maglaro ng tubig. Twice a day kasi. Bumili kasi kami na yung handle na yun. Kaya natin na iba-iba ba? Na iba-iba yan. Parang ganda eh. Parang si shower lang eh. Kaso malapit na rin mag-winter. Ilang buwan na lang. Ang buwan na lang. Sarap, ang lamig. Maglaro yung bata eh. No? Init, no? At least, di kasing init kang ina. Ang ina, grabe. 33. Dito ako sa taas din, maganda. Ayan. Para rain na. Bigla na nga na. Mga nandibilib. Kwento mo yung bata ka, mahilig ka sa tubig. Hindi, kasi talagang mahilig ka sa tubig kahit noon. Mahilig ako magdidilig pag ang mami ko nagdidilig na sa hapon. Naaga ko, pero tabo lang yun eh. Hindi ba tabo, hagis mo yung tubig. Tapos sa gabi, kaya nilaro ko lang kasi pinaglira ko sa alimango. Kasi pag sa gabi, pag matutulog ako, pupunta muna ako sa banyo, maghuhugas ako ng paa. Sabay akit ako sa kama ng basa yung paa ko.
Kaya nagagalit sila noon eh. Kasi syempre, di ba? Tapos magkukumot ako eh. Di ba, basa yung kumot, basa yung kama. Alimango daw, pinaglihi ka? Oo. Kala ko talangka. Saan paliguan kita? Antok na siya. Antok na, dear. Last 10 na ng gabi. Galing kami sa labas nila Jonas eh, nag-practice siya mag-drive-drive. Aros kakakain natin, dami ng hapunan. 9 na tayo kumain, ano? Long day. Busy ngayong naging weekend namin eh. Kaya na busy kada drive kung saan nakarating. Hopefully next week makapagpahinga at makagalagala. We'll see. Kailangan mo nang mag-rest rest din pag may time. Lapit na naman ang long weekend. Kaso may pasok ako sa Pincher Creek na eh. Ay, sa Pincher ba yan? Pagkatapos ng deal, tatawagan ka na. Sa work. Kasi guys, mag-ano ako eh. Mag... Yung isang chef dun sa isa naming ano, village, ano namin sa work. Sa isang sister company. Mag-ano siya. Mag-holiday. So, kailangan ng chef muna napapalit. So, pinakiusapan ako at saka isa namin pang chef na nasa Cochrane kung pwedeng pasukan namin yung araw. So, pero 2 days lang naman ako. Eh, sasama ko si Javi kasi ayoko naman magstay dun. Kasi 1.5 hours din na, ano yun, 1.5 hour na drive. Mula din sa Calgary. 1.5 hour din? Ha? Layo yun, ano? Oo. Malapit na halos ano yun eh. Parang 45 minutes lang, border na pa US eh. Yan, samahan niya ako kasi ayoko naman. Eh, dinil ko rin sa kanila yun. Sabi ko, di ako pupunta ron kung ako lang. Pero kung kasama ko si Habitot, ayan. Hindi, tingin yung kulay mo. So, nagtasunod ka na sa araw. Init eh, lalo na init eh. Sa ulo nga. Grabe, lalo pag nagdadrive eh. Sa akin nga, kumulay na yun sa ano. Pag nagagawa ko tong relo, iba na yung kulay. So, ayan guys, paalam na rin kami. Ayan si Peace Lily, katabi niya. Ganda-ganda. Sige na, at ako yung maliligo na rin. Thank you guys for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!